considered as the second largest volcanic eruption in the 20th century. Mahigit 800 ang namatay. Mahigit 10 bilyong halaga ng ari-arian ang napinsala. Noong 1991, ang pagsabog ng Mount Pinatubo ay nagdulot ng pinsala sa milyon-milyong tao sa paligid nito. Subalit, sa paglipas ng panahon, nakita natin ang di inaasahang resulta ng pagsabog na ito. Ang dating malungkot at abang lugar ay unti-unting nagbalik sa buhay sa pamamagitan ng mga proseso ng kalikasan. Ang lupain sa paligid ng Mount Pinatubo ay naging masagana at makulay muli. Ang pagsabog ng bulkang Pinatubo ay isang halimbawa ng magandang sakuna. Ito ay nagdulot ng pinsala sa simula, ngunit sa bandang huli, ito ay nagbunga ng pagbabago at pag-asa para sa mga tao sa paligid nito. At doon natin makikita ang di matatawarang ganda ng kalikasan, pati na rin ang kakayahan ng tao na magbago at mag-angat sa gitna ng anumang kalamidad. Time check 5 AM. Sobrang dami ng tao dito. Daming tao. Happy fiesta. Grabe pala. Mukhang dito na natin iiwan ating sasakyan. Tropa tayo na taga dito. Okay guys, good morning. Time check 5 AM na. Andito na tayo sa Santa Juliana. So andito kami ngayon sa Alvin and Arc Angie Bognot Accommodation, Mount Pinatubo. Meron sila dito ng restaurant, pwede rin kayo, may accommodation din sila. Ayan, may mga accommodation din sila kung gusto niyo mag-overnight dito. Mamaya tanong natin kung magkano mga accommodation. Marami dito mga foreigners. Let me jog in. So ito yung rate, ito daw yung rate nila kung gusto niyo na may mga room overnight, no. Yun, ayan. So ayun, kung ayaw niyo maghintay na matagal doon, kung gusto niyo para hindi kayo masyadong pagod, pwede kayo mag-overnight dito. Pala guys, kasama natin si Zeku. At ang kanyang muning. Kasama din natin si Mrs. Ayan, tsaka si kapatid ko, si Ging. Unbox pala mo, Willy. Ay, ikaw yung Willy. Ayan, mga taga-kapatid kayo, di ba? Ayan, tropa ng kapatid ko. So, anim kami lahat, dalawang 4x4. More than 200 mga 4x4 pala pumunta ngayon doon. Pero sabi ni classmate ko, umabot daw ng 300 minsan. There are vintage type. In case of vehicle breakdown, it happens to spoil your day. We will send a replacement vehicle, okay? Wow. The replacement will be there in a day or two, so be patient. I hope you don't have a flight to crash. Another concern are the local guides. Most of our local guides here in the village, sad to say, there are some of our that they had na 1 liter of bottled water daw okay na, tapos huwag kalimutan magdala ng face mask kasi daw kung mapupunta sa inyo na 4x4 is yung open, magiging maalikabok, kaya huwag kalimutan magdala ng face mask. Sa atin kasi ito, may nakaready na siya kagad.
Okay, time check guys, 6:30 AM na. Ito, paalis na kami. Ready na yung 4x4. Let's go! So, sa mga bumabalak pang pumunta dito sa Pinatubo, ito po yung email. Email lang kayo, tsaka yung phone number. Ayan. Alvin and Angie Bognot, Pinatubo. Okay. Ay, Sir Alvin. Alis na po kami. Thank you. Have fun. Thank you. Atin tayo. At sakyan natin. Opo. Permission total na. Alright. Okay. Let's go. Pinatubo. Yes. Meron tayo na dito. Ganda ng pwesto natin. Malalim to ah. Nasa ano na tayo, sabi ni Jeku, sa mga lugar ng mga avatar. Tingnan niyo yung mga bundok oh. Grabe, kala mo wala tayo sa mundo. Wala tayo sa Earth par oh. Tingnan mo yung bundok, may pula doon sa taas. Biglang sa Mars. Zoom natin, tingnan natin kung kaya makuha ng camera. Yung bundok na yun, ang ganda. Napakaganda pala dito. Eto, approaching na tayo sa Toblerone na sinasabi nila. Dito madami din nagpipicture. So after 30 minutes, dito na tayo sa may Toblerone.
daming tao po. Toblerone Hills. Ayan, welcome to Toblerone Hills. Ayan, ang ganda oh. Lalo po rin makatikip ko, ganang kaya may ito. Bigang bala. Okay, andito na tayo sa Toblerone Hills. Palipad tayo ng drone para makita niyo aerial view. Okay. So sabi ni classmate ko, ito daw, yung mga parang Toblerone Hills na yan, dati, pure white lahat yan. Sa katagalan ng panahon, tinubuan na ng mga halaman. So, pumutok yung Mount Pinatubo 1991, June 1991. So imagine, 20, ilang years na nun? Kailan ko, mga 32. Nasa 32 years na. Kaya ayan, tinubuan na ng mga halaman yung mga lahar. Mula dito Toblerone Hills hanggang doon sa may sa start ng trek sa 40 minutes daw, tapos mula doon magte-trek tayo ng mahigit isang oras depende sa pace natin. Sarap ng 4x4, no? Kahit saan pwede! Galing siguro yan sa ano? Sa pinatubo ng or sa bundok mismo? Yung umaagos sa tubig sa kaliwa. Parang lake, parang ilog. Ganda! Kasi di ba may lake dun sa taas? Ganda ng bundok na yun, yung pulay-pula. So sabi ni classmate, ano daw, bakit tayo ngayon? Kaya lang, hindi lang halata. Gradual yung pag-akit natin. Mga 4x4 lang talaga mga pwede dito. Parang hindi daw kaya ng 4x2. At hindi din iaallow ng Kapas Tourism pag 4x2. Malamig tayo. Malamig! Hello!
Wow, lamig, sarap. Bali, yung dinadaanan natin ngayon, ito yung dinaanan ng lahar. Grabe guys, ang ganda talaga. Nakamangha. Hindi ko alam kung ma-justify ito ng camera, pero pag nandito ka talaga, maganda talaga. Ang dami na namin napuntahan ng magagandang lugar, pero no? Ibang klase ito, no? Iba naman, no? Seco. Par, no? Sublime. Grabe yan, no? Parang landslide. Taas niyan! Eh, grabe, ganda pa, no? Tignan mo dito. Ganda dito pa, no? Tignan mo. Kulay orange na red something yung bundok. Hirap lang mag-video talaga. Meron lang strap, no? Oo, mamaya niya pag ano, edit na to, puro shaky. Ang ganda! Ang ganda sa liga to. Alak pa! Alak pa! Ang hirap mag-video guys! Ang hirap mag-video pero napakaganda, oh! Well, ganda pa, tignan mo yung mga ano, parang siyang patulis-tulis na gano'n, no? Well, parang nasa ano eh, ibang bansa eh. Parang siyang mga patulis-tulis na gano'n, tusok. Kakaulan siguro yan, inukit ng ulan. Ah, siguro nga, inukit ng ulan yan. Oo. Kasi malambot ang ano eh, malambot ang lahar eh. Wow! 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 Ay! Wow! Alam mo, tutumpa na yung 4x4 eh. Shake, shake, shake! Grabe talaga! Oo, galing, ang galing ng pagkakaukit ni Mother Nature. Para siyang ano talaga? Art! Isang ano? Masterpiece, no, par? Mas solid pala dito par. Abang palapit tayo ng palapit. Paganda ng paganda eh. Parang tinapyas, oh. Parang cake, parang cake na in-slice, no? Eh, di ko alam kung bundok yan, no? Pure lahar, eh, no? Kasi kung titignan mo siya, hanggang doon sa taas, lahar siya, eh. Oh. Ibig sabihin, kung lahar yan, ganyan kakapal ang lahar na dumaloy dito noon. Ay, may mga ano, no? May mga kubo, oh. Eto, meron daw mga nag-overnight dito, sabi ni classmate. Ayun na may mga tent, oh.
So kung gusto niyo mag-overnight dito, punta lang kayo sa ano, Capas Tourism para makapag-inquire kayo. Ayun oh, mga overlanders. Ayun oh, tignan niyo 'yun, pre oh. Ayun, solid na no. Grabe 'yun, no? Ayun pa oh. Grabe ng bato na to, laki. Tignan mo, malaki pa sa 4x4 kasi laki ng dalawang 4x4. Oh, asa taas yan? Oh, sabi ni classmate ko, yung bato na yan, dati daw nandun sa taas. Tapos nalaglag siya, napunta dun. Dati may tindahan na oh. Sakto yung 4x4. Ah, lumaki na lang yung daan, no? Dati daw, sakto lang yung 4x4 dito. Ito, parang lumaki na lang. Ganda. Para tayong nasa movie. Saano? Ah, kapag daw tag-ulan, tumataas yung tubig dito. Ayan daw, hanggang dyan, oh. Tignan mo yan. Tignan mo yung linya na yan. Ay, saan? Doon sa taas ba? Siguro nung umaunang panahon. Hanggang doon daw, oh. May linya, oh. Yung tubig, eh. Sobrang taas pala. Ha? Nung malagay si Tatsap pala yan, dudukot yung mga yan. Eh, di lulubog yung ano? 4x4. Ah, kaya pala pag tag-ulan daw, iilan lang yung mga bumibiyahe dito. Delikado pala. Kaya pala ngayong summer, talagang ano, sobrang dami. Kasi ito yung pinaka best month na pumunta dito. Sarap ng hangin dito, banda. 1 eh? 15 lang sa akin. Magbalik eh. Oh, lalaki ng mga bato. Grabe. Oh. Grabe mga bato na to. Wall sa ano? Wall sa Attack on Titans. No? Tapos nandun yung Titans, taas, nakasilip. Ay, grabe pala yung daan, oh. Vitamin C, eh. Ayun pa, oh. November? Hindi, lantalan. Gawa kantalan. Oo. November daw. Ikaw daw gagawa ng daan mo. Ito kasi madami na napatag, no? Dahil madami na mga 4x4 na dumaan. Grabe to, oh. Parang gusto ko mag-slide dyan, no? River crossing. Oh, oh, oh. Ah, mukhang malapit na tayo, ah.
Dami ng sasakyan, mukhang nandito na tayo. Time check par. Alas 8? 8 a.m. So umalis kami doon ng 6:30. Kaya mag-8 a.m. na. Almost 1 and a half hour din. Kasi nagtagal kami doon sa ano sa may Toblerone. Kumuha kami ng mga drone shots tsaka picture. Ito na, ang daming. Grabe, ang daming tao. Tapos may guide kami. Kasi mandatory yung guide Yung guide na kasama namin nandun sa kabilang sakyan. Tao. Umabot ng 300 plus yung mga 4x4 na umakit ngayon dito. Napakalamig. Kala mo nasa ano tayo? Kala mo nasa Cordillera tayo dito, no? Oo. Lamig. Let's go. Time check, 8:04 a.m. Isa na tayo yung mag-trek. So, nasa mahigit isang oras daw yung trek natin. Meron sila ano dito, tungkod, para hindi kayo mahirapan umakyat. Magkano po yung ganyan? Tig-20. So, ang napili natin. Discount na kasi dito with Gcash pa. 20 pesos. So, dito, may mga tindahan. Kung wala kayong dalang tubig, pwede kayong pumili ng mga dyan. Mga biskuit, mga chicheria. Mukhang mababasa yung sapatos natin ha. Naka, ano pa naman ako? Ay hindi, ayun siya may bandaan. Grabe, daming tao. Hello! Saturday siguro medyo konti-konti pa kasi merong may mga trabaho din. Oo. Sunday, isang Sunday tayo, madami talagang tao. Tignan nyo guys, may yung kulay ng tubig. Yan, so along the way may CR dito, 10 pesos kung gusto niyo mag-CR. Meron din silang tindahan ulit dito. Ang ganda ng ulap, kala mo naka-timelapse oh. Bilis nila maglakaw. Kulay pula. Ito daw mga to, mga naka 4x4 galing daw ng Zambales sa may Botolan. Nag-overnight daw sila dyan sabi nung guide namin. Lakas ang hangin dito. Ito may nakasiyare po. Lakas ang hangin dito, yung hangin kala mo aircon. Alamig. Oo, no? Kuya, dito, pwede bang dumaan dito? Galing Kapas yung mga nakamotor. Ah, may dala din sila. Ah, pwede pala mag-camping doon, sabi ni Kuya, doon sa taas. Maluwag? May mga nagka-camping dyan? Dito, may iwan yung mga sakyan nila. Thank you, guys, sir. Ayun, may mga tao doon, no? Ito, may mga CR ulit dito. May CR ulit. Ayan, ang daming CR pala dito. Marami yung hangin, lakas. So may signage dito nakalagay 2.5 kilometers to crater. 2.5 kilometers na lang. Let's go. Sambales po yan. Oh, galing pala sa Sambales mga yan? Ah, ito mga galing sa Sambales. Pero mas madami talaga mga galing ng Kapas, no?
Siguro mga 80% or 90% ng mga nandito galing ng Kapas. Mas madali kasi. Oo, mas madali. Oo. Malayo kasi, kunwari galing ng NCR tapos magsasambalis pa. Another river crossing. May mga bato naman eh. Caution. Falling debris. Ayun, tignan nyo yung bato oh. Kulay kape. Kulay cream. Along the way, may madadaan kayong mga tindahan nagbebenta ng chinelas. Kung nabasa kayo sa river crossing, pwede kayong bumili ng chinelas. Gawin natin kayo ng biskwit. May lemon, dasalo. Nuggets. Ano? May nuggets po kami. Yun. Break daw muna, break, break. Si Kuya Kim pala to. Kuya Kim. Ayan, yung mga kasama natin, laging handa. Mga Girl Scout. Nagdala po kami ng supermarket. Bili nyo po kaya 25. Nuggets, wala yung ano. Kanin, wala. Wala pong kanin. Wala na yung ketchup. Nakalimutan ko. Oh, break muna tayo, break. Pahinga muna. Malapit na lang. Siguro nasa mahigit 1 kilometer na lang yan, Napar. Hindi ko alam eh. Motor, nakapasok oh. Lupit oh. Skygo. Skygo lang sa kalam. Ah, Euro ba? Euro? Tapos naka-double sport tire lang. Hindi man lang nakain na pang, ano, pang off-road na tire. No? Lupit eh, no? Tinanong ko din yung mga Aita. Puro ganyan motor ang ano nila kasi pagdating dun sa ano sa mabuhangin. Oo. Yan mas advantage 'to 'yan. Oo. May nakasulat dito. You are traversing Open River Channel. Sarap no? Hindi ka man pagpapawisan eh no? Kasi malamig eh. Umainit o papagod ka. Wow! Dami pagkain na. Binibenta mo yan o ano? Binigay siguro sa kanya no? Latisan tayo, latisan tayo. Dami oh. Sige. Yun o. Palit tayo dito. Bye bye! Hello, okay na kaway. Ay, binigyan sila ng ano, pang school supplies siguro itong mga ito. Ano pang sumama sa logo? Ayan, dito. Magsisinaga na tayo ng araw dito. Ayan, may liwanag na. Sarap. Ah, sarap. Lakas ng hangin. May yan dito, may bukal. Oh. Pwede ito inamin, sabi nung kayo. Sabi ni Seiko. Puro sabi ni Seiko. Siguro to mga bato na to galing sa bulkan, kung pumutok yung bulkan. Sobrang dami pa to. Malaki. Ganito din daw sa ano eh sa Samayon. Samayon no. Madami din bato. Galing malaki. Din yun. Galing din yun sa pagtatabang. Ano ganun malaki. Ayun no. Sipin mo yan, lumilipad diyan, pumutok yung bulkan. Ganun kalakas ang bulkan. Napakalakas sa hangin! Woohoo! Lakas! Ay, grabe, lakas! Lakas sa hangin talaga! You are traversing on a river channel! Tinutulak kami ng hangin.
River crossing ulit. Siguro nasa 45 minutes na tayong nagtitrek. Malapit na tayo. Let's go. Nakalagay doon 200 meters resting area. May mga ano dito, nagtitinda ng mga pagkain. Ayan, may hotdog oh. Pag nagutom kayo. Kailan po hotdog? 50 lang po. 50 pesos hotdog. Ay, yung barbecue hotdog. Tsaka may manok din oh. May kanin din po. Meron po. Ayun, may kanin din pala. Pag nagutom kayo, pwede kayo mag-lunch dito. Hotdog. Mukhang mahirap nga. Ayun yung papatamaan nila oh. Subukan natin pumana. Parang nagbibilyar lang parang. Lupa! Buntik na! kanang kakunti. Oh! Si Mrs. daw. 20 pesos. Try mo na, 20 lang eh. Para pumita din yung mga lokal. Yun! Ah, yun sa pulo! Tumama sa poste. Kung ano pa yung manipis lang. Ayan guys, pag pumunta kayo dito sa Pinatubo, try nyo, nakaka-enjoy. So may nakalagay dito, ayan oh. Welcome to Mount Pinatubo. Tapos may nakalagay doon, Rotary International. Dami nagpe-picture. Mamaya na tayo mag-picture pagbabalik. Ayan oh. Welcome to Mount Pinatubo. Your trek starts here. For young age, 15 minutes. For middle age, 18 minutes. Senior, 20 minutes. Where do you belong? Senior na ba? So, mga 15 to 20 minutes na lang daw. Malapit na par! Woohoo! 4x4 parking area. Ba? Maabot yung 4x4 dito? Ayun, may mga enduro dun, no? River crossing ulit. Nakalagay dito, 4x4. Parking area. Maabot pala 4x4 dito. Uy, forbidden oh. Parang gusto ko tuloy pasukin. Ay, tignan mo yung puno par oh. May mga ano, bungang parang ano yan oh. Ayan oh, bilog-bilog. Ah, ito? Oo. Anong puno kaya yan no? Sa Kapampangan daw, tawag nila dito sa puno na to is puno ng malakbe. Ano yan kuya, nakakain yung ano yan, prutas niyan? Ah, hindi. Ayan siya oh. May mga prutas na bilog-bilog. River crossing ulit. Ganda to no, sa taas oh. Tutok ng bundok oh, ang ganda. Excited na ako. Parang grapes o siniguelas no. Sabi dito, enjoy traversing on curving trail. Ito na, bankingan na siguro to. Uy, 500 meters na lang pala. 500 meters. To crater. Galing pala sa taas, no? Tinangay ng hangin. Wow, nakaka-relax na yung tunog dito ng ilog, no? Kala mo nasa spa ka. Yung ano, effects ng background music. Para sa maligo dun, no? Ito yung malakbe sa malapitan. Kala mo talaga si Niguelas, eh. Ano lang yun? Pwede maligo dyan? Uy, wow! Uy, parang sarap maligo oh!
kung kasama lang yung buong team palipot yan, sigurado yan, maliligo yan. Wala nang pakialam kahit basa. Ganda dito, kala mo anytime may lalabas na dinosaur, no? Jurassic. Ganda dito. Nasa loob tayo ng gubat par. Oh, kinakantahan pa tayo ng mga ibon. Yung trek, hindi naman siya matarik. Gradual lang yung pag-akyat. Kaya hindi masyado nakapagod. Ganda. Puro green. Enjoy traversing on curving trail. Ah, kaya curving trail kasi paliko-liko. Ganda, nakaka-relax. Okay, 250 meters na lang. Andun na tayo. Ano na kaya elevation natin, no? May 1,000 na kaya to? Check ko nga sa compass. So, ayun guys, chinek ko sa ating app. Sa compass na cellphone natin. Yung elevation natin is 930 meters above sea level. Pero hindi ko alam kung accurate. Kasi walang signal dito. Pero dito, malamig na. 1 hour 45 minutes na kaming nagtitrek. Siguro mga abutin kami mga 2 hours dito. Ito yung ano, yung mabalahibo. Alam mo, buntot na machine. So ito, sabi dito, 150 meters pa. Parang ano, hindi kasi medyo matarik na konti dito eh. Kaya bumabagal na tayo. Ito, 100 meters na lang. 2 crater view deck. Traffic, red light. Wala na yung sulat dito. Ito, may hagdan dito. Lalaki na daw yung mga butas ng ilong natin dito. Ano kaya pa? Ha? Kaya na. Pagod na si Mrs. Ayan po yung inakit natin. Few more steps to crater view deck. Woo! Ganda. Sa wakas, andito na tayo. You know, Mount Pinatubo crater. Ay, finally. After 2 hours. Ang dami nagpipicture dyan. Oh. Welcome to Mount Pinatubo crater. Tara, tignan natin yung view. Ay, grabe pala. Ang ganda. Ayun, no? Napakataas pala. Grabe, ang ganda. Daming tao. Ganda guys, ang ganda. Parang ano? Pre, parang may bundok sa taas ng bundok eh, no? No? Oo nga eh. Thank you.
no? Welcome to Mount Pinatubo Crater. Oh, haba ng pila. Sa picture. Ay, ito, pila siguro na napipicture to, no? Sa dun sa side. Oh. Grabe, napakaganda. Grabe, oh, ganda. Sulit na sulit yung binayad natin. Sa mga nagdadalawang isip na pumunta dito, pumunta na kayo guys, hindi kayo magsisisi. Napakaganda. Gusto nyo mas konti ang tao, weekdays. Weekdays, no, bar? Monday, ganyan, no? Masasolo nyo siguro to Monday. Sabi kasi ni classmate ko, ano daw, mga 24x4 lang mga umakit dito pag weekdays. Eh ngayon 300 plus eh. Kaya ayan, daming tao. Sobrang ganda. So ito guys, ito ang sitwasyon ngayon dito sa Mount Pinatubo Crater. Daming tao pag weekend. Ayan. Ganda ng crater, oh. Isipin mo, no? Isipin mo, nung 1991, nakita ko pumutok to, eh. Oo, oh, nung nasa bahay ako, nakita ko talaga. Buhay na pala. Ako kasi. Oo, oh, buhay na. Pinanganak na. Nakita ko talaga, para siyang cauliflower. Para siyang cauliflower na pumutok siyang gano'n, no? Sobrang taas niyan. 7 months si mama ko. Tapos ngayon, ito na siya, oh. Ilan ka na ba? 32. Ayan. August 1991 ako, eh. Grabe. June 1991. Isipin mo magiging tourist spot siya after ilang years, di ba? Alam ko yung Mount Pinatubo, isa siya sa mga pinakamalakas na vulkan na pumutok dito sa Asia. Hindi ko alam kung buong mundo, ah. Pero isa siya sa pinakamalakas kasi yung abo niya umabot hanggang China. Ganun kalakas par. Dito sa dito banda maganda rin yung view. Sabi dito, no crossing in view in beyond this point. Landslide prone. Saan? Isda? Wala siguro nabubuhay na isda dyan. Ano daw? Mataas yata yung sulfur content dyan, eh. Pwede naman daw bumaba doon sa ilalim. Ayun o, madaming tao doon sa baba. Kaya lang, bawal maligo. Dati pwede maligo dyan, may manang liligo, eh. Pero binawal na nila ngayon. Ayun o, may mga tao sa baba, oh.